Sa datos ng Bankers Association of the Philippines, pumalo na sa 57 pesos nitong September ang katumbas ng $1. May tuturing umano itong weakest performance ng Philippine peso sa kasaysayan. Naitala naman ng Philippine Statistics Authority o PSA ang 6.3% na inflation rate sa bansa noong Agosto. Bumaba ng bahagya kumpara sa 6.4% noong Hulyo. Pero mas mataas versus 4.4% noong August 2021. Ibig sabihin noon, compared to last year, July last year, 2021 prices, the price level this year is 6.1% higher. Pero hindi ibig sabihin noon na lahat ng mga presyo tumaas ng 6.1%. Merong mga presyong bumaba. Merong mga presyong tumaas ng katakot-takot. Ayon sa Palasyo, na-anticipate na ang mataas na inflation rate dahil sa patuloy na gulo sa pagitan ng Ukraine at Russia at sa ongoing COVID-19 pandemic. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, posibleng lalong bumaba ang halaga ng piso kontra dolyar. Bakit nga ba nagkakaroon ng peso depreciation at anong epekto nito sa ekonomiya ng bansa? Here's what you need to know. Peso depreciation ang tawag kapag bumababa ang halaga ng Philippine peso kumpara sa ibang currency gaya ng US dollar. Ibig sabihin, mas tumataas ang presyo ng mga foreign goods at services. Halimbawa na lang kung ikaw ay bumibili ng produkto sa ibang bansa, mas mahal na ang babayaran mo. Bad news ito sa mga importer o yung mga nag-aangkat ng produkto mula sa ibang bansa. Ibig sabihin din ito, mas mahal mabibili ng Pilipinas ang mga produktong kailangan i-import. Mas mahal din itong mabibili ng mga consumer. Gaya na lang ng langis. Dahil tumataas ang presyo ng langis, mas maraming dollar na ang kailangan ng Pilipinas para mabili ito. Nagkakaroon tuloy ng pagtaas ng demand sa dollar. Bahagyang humihina ang piso dahil dito.